Thank you.
Thank you.
Sige. Hello, hello. Sige po, simula na po tayo. At bigyan po muna natin ng isang pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. Ayan. Sa ating pong mga kasama sa oras na ito, bigyan din po natin ng mga pagbati sa ating pong mga kasama ngayon. Sa ating pong mga kapatid. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. At purihin po ang ating Panginoon. Sige po, para tayo makapagsimula ay manalangin na po tayo. Let's bow our head and close our eyes. Aming Ama, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Aming Ama, patuloy na kami po, Panginoon, ay dumadakila sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat nga, O Diyos, sa oras na ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon muli, Panginoon, na magkasama-sama, Panginoon, upang Ikaw ay dulutan ng aming pong sama-samang panalangin, pag-aawit, pagsayaw, at pagpalakpak, Panginoon, upang Kayo, Panginoon, ang aming tanging malugod, Panginoon. Kayo po ang aming tanging maitaas, ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong kabanalan, ang inyo pong pag-ibig na wagas, Panginoon. Aming Ama, maraming salamat nga po sa patuloy niyong binibigay sa amin na pagpapatawad, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan. At muli, Panginoon, hinihingi po namin, Panginoon, ng tao sa aming puso, Panginoon, ang paghingi ng patawad, Panginoon, sa aming pong mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ang mga nagagawa namin hindi nagiging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Maraming nga po salamat, Panginoon, na hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan sa kabila ng aming po mga pagkakamali. At maraming po salamat, O Diyos, sa oras na ito, ng oras ng pamamahinga upang kayo, Panginoon, ay aming mapaglingkuran. Kayo po ang maibunyi, Panginoon. Maraming nga po salamat din, Panginoon, sa sama-sama namin ito, Panginoon, at ang aming panalangin pa sa oras na ito, Panginoon, na nawa ang aming po mga kapatid na wala sa pa sa oras na ito, Panginoon, nawa ay sila'y maluwalhating makadulog dito po sa bulwagang ito na pinagkaloob ninyo sa amin. Aming Ama, kayo po ang manguna, Panginoon, sa aming po mga gawaing ito. Kayo nga po, Panginoon, ang magbigay sa amin direksyon sa patuloy naming paglilingkod sa inyo sa bulwagang ito, sa ministering ito, Panginoon, ng Day by Day San Pedro. Mula sa aming kapastoran, sa aming po mga manggagawa. Maraming nga po muling salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa tanging pangalan ni Anak na si Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas, na magbubuhay ngayon at magpakailanman. Sa Salmo 143:8-10, ito po ang ating po matutunghayan. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for you I entrust my life. Rescue me from my enemies, Lord, for I hide myself in you. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. Praise you, Lord, for the reading of your words. Yes, we worship you, we celebrate you, Jesus, our loving Father. Be glorified with our songs of praise, for you are ever true, ever faithful. We praise you, Jesus. Keeping our eyes on our Lord Jesus.
tunay nga, Panginoon, kayo ay dakila, kayo ang makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po, Diyos, sa umagang itong ibinigay niyo, Panginoon. Kami po ay nalulugod at humaharap ngayon, Lord, sa inyong paanan. Punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng pagmamahal sa inyo, O Diyos. Sapagkat, Lord, ang inyong mga salita, Panginoon, ang aming pinanghahawakan sa araw-araw. Tapat kayo, O Diyos. Walang kapantay, Panginoon, ang pag-ibig ninyo sa amin. Sa lahat ng palahon, kami po ay tatawag sa inyo. Kami po ay lalapit sa inyo. At Panginoon, kami po ay nagmamahal ng tapat sa inyo. Ibig yung
Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay po ng kaligtasan, ng pag-ibig ninyo sa amin, aming Ama. Kayo lamang po ang aming itinataas ngayong umaga at handa na po ang aming pusong makinig, Lord, sa bawat salita na inyo ibibigay sa amin. Maraming maraming salamat in Jesus' name. Nga po, isang magandang umaga sa lahat. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Parang naninibago yata kayo, kundi tayo. So, patuloy pa rin tayo magpupuri sa Panginoon. Ang pinakamaganda rito, yung kahit na faithless tayo, yung Panginoon na pinaglilingkuran natin, still faithful sa ating lahat. Hindi siya nagbago at hindi siya magkukulang sa ating lahat. Sustainable talaga. Yung anumang pangangailangan natin, lahat ipoprovide po ng Panginoon yan. Now, I will continue doon sa Book of Romans. Previously, yung mga tinatalakay natin by chapters. Natapos ako doon sa chapter 6, pupunta tayo sa chapter 8. Pero bago tayo tumunghay sa chapter 8, yung chapter 7, medyo i-concise ko lang ng konti. Alam niyo ba na si Panginoong Jesucristo ay napagtagumpayan niya ang lahat ng battles? So tayo rin naman, may mga sarili tayong battles. Jesus won the war, but we need to fight our own battles. May kanya-kanya tayong mga battle sa buhay. Kung minsan nga, pag tinignan mo yung kapwa, mananampalataya mo, pagka binasi mo yung sarili mo, parang ang late-late lang naman ang problema niya, yung battle niya sa buhay, yun lang, samantalang ako, kakaiba. So may kanya-kanya tayong battles. But ang sabi ni Paul, meron siyang recommendation, we need to fight our own battles. Kasi mga battle natin sa buhay, hindi natin pwedeng takbuhan, hindi natin pwedeng takasan yan. We have to face the truth. Kailangan natin harapin yung ating buhay. Now, ang sabi ni Paul, how do we overcome yung tug of war? Alam niyo yung tug of war, yung naglalabanan tayo, yung mayroong hilahan? May larong tug of war, di ba? Kapag hinila ng kabilang panig at bumigay ka, talo kayo. Sa buhay spiritual, si Paul meron siyang sinasabi, how do we overcome this tug of war? Paki-pause nga sa ano? Migs, paki-pause nga. Yung tug of war kasi, di ba, palakasan yan. Kung sino yung malakas, siyang mananalo. Sino yung mahina, siyang matatalo. May isang lubid na hinahawakan tayo, isang lubid ang pinanghawakan ng mga naglaban. Tug of war.
But ang tanong dito, how do we overcome this tug of war within us? May kanya-kanya tayong hilahan ng buhay. It's either mahila ka or hilahin mo sila. Dalawang bagay lang. Romans chapter 7 verse 21 to 25. I will concise lang naman. Ang sabi ni Paul, may na-discover si Paul eh. Ang sabi niya, I have discovered this principle of life. That when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Ito yung suffering ni Paul. Alam niyo si Paul, napakaganda ng experience niya. Remember Paul, isa siyang Sanhedrin member. Marami siyang alam sa batas. Pero nung nakakilala siya kay Kristo Jesus, ito yung na-discover niya. Sabi niya, bakit ganon? Sa kabila ng aking pagiging mananampalataya ni Kristo, kung ano yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. What is wrong? Yun yung nagagawa ko. Yung mabuti na iniisip ko, hindi ko yun ang magawa. Bakit yung ganon? Sabi ni Paul, struggle talaga si Paul, ha? Just like us. Marami tayo struggle sa buhay. Totoo. Kung minsan yung hindi natin ayaw, yun yung nagagawa natin. There is a battle between mind over heart. Tama? May battle dyan, may laging battle. Si Paul, na-experience ni Paul talaga yan. The next verse, ang sabi niya sa 22, ang sabi niya, I love God's law with all my heart. Sabi niya, alam na alam ko ang batas. Bakit ba ibinigay ang batas? Di ba ang batas binigay kay Moses kasi sa disobeying ng mga Israelita. Titingin sa gobyerno natin. Bakit may mga batas? Kasi maraming sumusuway. Sabi ni Paul sa 23, but there is another power within me that is at war with my mind. Merong kapangyarihan na naglalaban sa aking isip. Nagdadalawang loob ako, nagdadalawang isip ako lagi. Yung power na yun, this power makes me a slave to the sin that is still within me. Yan. Sabi niya, yung kapangyarihan na makagawa ako ng mali, yung kasalanan, yun yung nananahan sa aking puso at isipan. So there is a battle. May battle talaga. The next verse, 24. Ang sabi niya, ako na yata yung pinakamiserabling tao na nabuhay. Sabi niya, who will free me from this life that is dominated by sin and death? Remember, the law gives kasi may mga sumuway. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama? Kasi nasabi ni Paul, nadodominahan ako ng kasalanan, kaya ang punta ko talaga kamatayan. Wala ako imang pupuntahan kundi sa kamatayan kung ako'y magpapatuloy sa paggawa ng masama, ng kasalanan. Sa 25, may sagot din siya. Alam niyo si Paul, pag may tanong siya, halimbawa sumusulat siya, ito sinulat niya po sa mga taga-Roma na mananampalataya. Meron siyang tanong, pero may sagot din siya kasi ina-anticipate niya yung mga magtatanong sa kanya ng Roma. Kaya sabi niya, salamat sa Panginoon. Thank God. Sabi niya, the answer is in Jesus Christ, our Lord. Ang ganda, bakit ano sabi niya? So you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law. But because of my sinful nature, sabi niya, yung naturalesa ko, I am slave to sin. Bibigyan ko yung isang drawing, ng illustration. Ito yung title natin. Yung flesh and spirit, lagi magkakontra. Hindi sila pwede mag-ugnayan. The title of the message is Spirit-Led Life. Tayo, papaano ba natin isa sa pamuhay ang pagiging Kristiyano natin? Kaya dito makikita natin yung kasagutan patungkol kay Paul na siya mismo na experience niya na siya ay spirit-led life and at the same time, nandoon siya sa flesh. Sa human nature ng tao. Tayo po yung manalangin. Father, we thank you. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Lord. At salamat dahil meron kaming lakas para umawit, para sumayaw, itaas ang mga kamay namin in spite that the weather condition, Lord. Hindi ito magiging hadlang para kami ay magpuri sa iyo. Salamat po sa pagbibigay ninyo sa puso namin na magkaloob po kami ng mga sarili namin sa oras na ito, sa bulwagan na ito. At kayo po ang siyang patuloy na maitaas, ang pangalang Hesukristo lamang po, ang maitanyag sa bulwagan ito. At hindi kami lalabas ng bulwagan ito na hindi namin makukuha yung tunay na kasagutan galing po sa inyo. Gamitin niyo po ang mensahe bilang tuntungan ng aming mga buhay, Panginoon, at kayo po ang siyang patuloy na manguna sa amin. Holy Spirit, guide us, lead us to a greater knowledge of Jesus Christ. At nang sa ganoon, mapuspos kami, mapuno kami ng banal na Espiritu. Salamat po. Ito po yung sangot. Dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, Spirit-led life. Tingnan natin, Spirit-led life. Nakita natin illustration. Sa Hebrew words kasi, meron tinatawag na yung sarka versus pneuma. Hebrews word, o Greek word. Si Paul, ang pagkaka-illustrate niya sa sarka, ito yung flesh. Itong laman, yung flesh natin. Ito, may dugo, may laman. At tinuturing ni Paul sa kanyang mga sulat, a sinful nature. It consider a sinful nature yung dating tayo.
Now, nung nakakilala tayo sa Panginoong Jesucristo, ito na spirit-led life na tinatawag niyang pneuma. Pneuma, ibig sabihin, the Holy Spirit within us, dwell in us, dwelling in us. Alam niyo ba yung foam, yung panlinis natin ng mga plato? Diba, may dalawang side yun, di ba? Yung another side is foam. Pero yung another side, para may pangkiskis yun. Pag nilagay niyo sa ibabaw ng tubig yung parang magaspang, di ba nakalutang lang siya, right? Nakapatong lang siya sa tubig. Ganyan ko siya illustrate yung spirit, indwelling in spirit, tsaka spirit filled. Now, pag binaligtad mo yung foam, di ba? Pag binaligtad mo yung foam, sisipsipin niya yung tubig. Yun yung indwelling. Ibig sabihin, absorb niya yung tubig. Na kapag kapiniga mo talaga, ang daming tubig. Parang tayo, indwelling tayo, the Holy Spirit, indwelling tayo, puspus na puspus ka ng banal na Espiritu. Well, on the other hand, kung nakapatong ka lang, naka-attach ka lang, iba yon. Nag-guess natin yung point. Di ba ang ganda? Oo nga, no? Pagka ako ay indwelling in the Spirit, filled with the Holy Spirit, para ako yung foam, na kapag nilagay sa tubig, absorb na absorb yung tubig. And then on the other hand, nakapatong ka lang, attach ka lang doon sa Holy Spirit. Kaya pala kung minsan, mahina ang katawan. Sabi ni Jesus Christ mismo, sabi niya, the Spirit is willing, but the flesh is weak. And because we are not indwelling sa Holy Spirit. Yan ni-describe ni Paul. Sabi niya, sarka or pneuma, dalawa lang. Flesh, dito ka namumuhay, and through the Holy Spirit. Dalawang bagay lang po ang pwede natin puntahan. It's about our choose. Mamimili ka lang talaga. Now, ito yung pwede natin baunin mamaya. The battle over indwelling sin is won by the indwelling Spirit. So, mapangyayari lang, mapaghahari natin na tayo ay victory over our sin sa pamamagitan indwelling by the Holy Spirit. Mahirap bang gawin yun? Ibig sabihin, indwelling. Siyempre naman, pag indwelling ka, meron kang mga gawain na inaatenan. Meron nagpapalakas sa atin by Spirit. Nagbabasa ka ng Biblia. Meron ka mga ka-Bible study. Meron ka mga ministry. Yan lahat yan, nakakatulong po yan. May fellowship. Isa yan sa mga indwelling in the Holy Spirit. So you can win the battle. Otherwise po, hindi tayo mananalo talaga. Si Paul nga, siya nga nang mismo, sinasabi niya, bakit ang nagagawa ko, yung hindi ko gusto, yung mali. Pero ito yung tinuturo sa akin ng Espiritu ng Diyos. Hindi ko magawa. Romans 8. Umpisa natin sa chapter 8. Ito na ngayon, papasok tayo sa chapter 8. Verse 1. Napakaganda yung verse 1. Maraming humahawak sa verse na ito. Pero actually, alam ba natin yung context na sinabi ni Paul ito? Tingnan natin yung context ng chapter 8. You know, chapter 8 is a very rigid sa akin. To parang ito yung very attached na attached ako sa sulat ni Paul sa mga taga-Roma. The Epistle of Rome ni Paul sa Roma. Napakaganda ng chapter 8. Inumpisa niya, sabi niya, so now, or sa other translation, therefore, there is no condemnation for those who belong to Christ. Napakaganda. Ang sabi ni Paul, parang pagka pinagdiinan ko, hindi, wala ka na sa panghusga. You are not under the judgment when you belong to Christ. Kung pinili mo si Kristo Jesus na maging Panginoon at tagapagligtas mo, you are no longer in the judgment. Wala nang condemnation sa'yo. Hindi na nakapataw sa'yo. Wala na nakaabang na condemnation sa'yo. Eh ano yung nakaabang sa akin? Ang sabi ni Paul, hindi ka nahuhusgahan. Sa verse 2, and because you belong to Him, meaning kay Jesus Christ, the power of the life-giving Spirit, the Holy Spirit itself, ang sabi rito, has freed you from the power of sin that leads to death. Remember in chapter 5, sabi doon ay pinalaya tayo sa ating mga kasalanan. We are justified. Pinalaya, wala ka ng kasalanan. Bakit? Kasi pinatay ng banal na Espiritu yung kapangyarihan ng kasalanan over you. E ba't nagkakasala pa rin ako, pastor? Yan ang problema sa atin. Another thing, kapag inalaw natin na ang kasalanan ay maghari sa atin, alam niyo si Satan, hindi naman siya magkakaroon ng kapangyarihan unless otherwise, bibigyan natin siya ng permiso. If we allow Satan to deceive us, sabi niyo, di ba, pagka nakakakita ka pa lang, nadideceive ka pa lang, hindi ka pa nagkakasala. Pero once na ginawa mo na, tinikman mo na, diyan ka nahulog sa kasalanan. Kaya ang sabi dito ni Paul, merong ano yung life-giving spirit, yung Holy Spirit, na nagpapalaya sa mga tumatanggap kay Kristo Jesus. That the power of sin, na nagdudulot ng kamatayan, wala siyang kapangyarihan over us. Ang napakaganda na sinabi ni Paul. Verse 3, the law of Moses was unable to save us because the weakness of our sinful nature. Remember, sinful nature, ginagamit ni Paul, yung sinabi niya kanina sa
sa Numa tsaka Sarka. If you are in Sarka, yung sinabi kanina, sinful nature ang tawag doon. The law of Moses, maganda, ibinigay yan. Sabi niya, alam niyo ang law of Moses, parang salamin lang yan eh. Di ba pag nanalamin ka, marap ka salamin, makikita mo itsura mo, di ba? Makita mo kung maganda, pangit itsura mo. Hanggang doon lang, it is a shadow. Yung law of Moses, it is a shadow na nakita mo yung kasalanan mo, pero hindi pa rin napabuti tayo. Because we have the weaknesses. Verse 3b, ang ginawa ng Diyos, sa next verse, ang ginawa ng Diyos, God did what the law could not do. Nakita ng Panginoong Ama, di ba, na ang batas hindi sapat para sa mga tao. Kasi patuloy pa rin sa pagkakasala. Remember, tayo naman, di ba, pagka may mga bawal, minsan ginagawa din naman natin eh. No parking. No parking, di ba, lina, kahit mahuli ako, babayaran ko na lang. Alam mo bawal, alam mo may batas, alam mo may kabayaran yung gagawin mo yung punishment. Gagawin mo pa rin. So be it, ganun din sa kasalanan. Kung minsan, alam natin kasalanan yan, di ba, pwede mo pa rin gawin. Di ba, alay, may punishment naman eh, kunin ko lang yung punishment. Lalo na pag hambabaw lang ang punishment. So nakita ng Diyos Ama, sabi niya, nakita ko na ang batas, no? Wala, hindi nakakasapat. So ang ginawa niya, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi pa rito, He sent His own Son, meaning Jesus Christ, in a body like the bodies we sinners have. O, may magsasabi ba sa ating, Pastor, kasi tao lang ako eh. Ang linaw ng sinabi ni Paul, ang Panginoong Kristo, ipinagkaloob niya sa atin. Ibinigay niya na katulad nating tao. So wala ka makakatwiran pala, tama si Paul. Even si Paul, struggle siya talaga kahit mananampalataya siya ni Kristo Jesus. Yun yung kanyang struggle, tago pa rin yung buhay niya yun. Nandoon pa rin ako sa sinful nature ko, bagamat may banal na espiritu na. So ipinagkaloob si Kristo Jesus, parehas natin, just like we sinners. 3C, and in that body, God declared an end to sin's control over us. Nakita natin? By what? By giving His Son as a sacrifice for our sins. Kaya ang ganda ng mga preaching ni Paul eh, pag tinignan natin, di ba? Ang sino mang kumilala, tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi rito, siya na yung sacrificial lamb. Hindi na natin kailangan magsakripisyo para pambayad sa mga kasalanan natin. Tinapos na ng Panginoong Kristo, sabi ni Paul dito sa verse 3. Sabi niya, and that body belongs to Christ. Sabi niya, it is an end. Control over all your sins. My sins and your sins. Lahat ng kasalanan natin. Diyan nag-end up, natapos lahat kay Kristo Jesus. O saan ang gagawin pa natin sakripisyo? Di ba wala na? Ang ganda-ganda nga ng privilege natin eh. Wala kang pagod, wala kang pagpapagal, pero iniligtas ka ng Panginoong Jesucristo. So verse 4, ginawa niya ito. Bakit niya ginawa? He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us. Kita natin, ang ganda. Totoo naman talaga, ang batas hindi makasatisfied, hindi makafulfill para tayo mapawalang sala lang. The law says there is a punishment. Kailangan pagbayaran mo yan. Pero ang sinasabi ng Diyos, hindi na, wala nang requirements na yan, sabi niya. Yung batas, hindi na. Para mapunan lang ang lahat ng yan, eto ngayon, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Tingnan niyo yung mga bagong mananampalataya, yung mga bagong tumanggap kay Kristo Jesus. Di ba ang init-init? Parang on fire sila lagi. Kumisya niyo yung magandang ano eh, yung makasama lagi eh, yung mga on fire. Yung mga baguhan na nakatanggap kay Kristo Jesus, naku, wala namang puknat talaga sa buhay nila sa oras nila na wala silang pag-uusapan kundi tungkol kay Kristo Jesus. Pero pag tumagal-tagalan, di ba, naging mature na, parang naglalaylo na talaga. At totoo naman talaga yan. Pero yung mga baguhan talaga, di ba, sabi nito, but instead, you follow the sinful nature, sabi ni Paul, ang pinafollow mo na ngayon, the fruit of the Holy Spirit or the Holy Spirit itself. So verse 5, bakit? Kasi sabi ni Paul, lahat ng nadodominate by the sinful nature, think about the sinful things. Yes, totoo naman talaga. Nung araw, paano ka mag-isip, kapatid? Di ba, ang iniisip mo lang talaga, yung makamundo, lahat ng nakikita mo rito sa mundo. But when you are in the controlled by the Holy Spirit, ang sabi niya, things that you are always pleased, the Holy Spirit, yun yung iyong gustong isipin lagi at hindi gawin. Iniisip mo pa lang ang gusto mo na pi-please na Holy Spirit na nasa sa iyong buhay, nandito sa iyong puso, yun nagko-control sa iyo. At kapag ka-control tayo ng Holy Spirit, di ba, ang layo, pag tinignan mo yung sarili mo, ako na ba talaga ito? Dati nandun ako ah.
Remember in Ephesians, pag binasa yung Ephesians chapter 6, di ba? Ang sabi doon ni Paul din, ang sabi niya, tayo mga mananampalataya, we have to put off. Put off, ibig sabihin may huhubarin ka talaga. At kapag hinubad mo yung buong buo, hindi lang damit, hindi pantalon, hindi sapatos, ibig sabihin, put off your old nature. Pag hinubad mo yun, ang kapalit na isusuot mo, you have to put on the Holy Spirit. Yung nagbihis sa atin. You know, the Holy Spirit is a guarantee. Yan yung garantiya natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Mamaya makikita natin dito. Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Verse 6. Ang sabi ni Paul ulit, so letting your sinful nature control your mind leads to death. Totoo. Yung sinful nature natin, yung flesh natin, lahat ito, papunta ito sa death. Kamatayan talaga. But ang sabi niya, letting the Holy Spirit control your mind leads to life and peace. Ba't ganun ang sinabi ni Paul? Tingnan nyo. Buhay at kapayapaan. Kasi ang buhay galing kay Kristo Jesus. Ang kapayapaan galing din kay Kristo Jesus. Ang sino man nabubuhay ayon sa Espiritu ng Diyos, di ba? Meron kang kapayapaan, kapatid, may buhay ka rin. May love. Yan yung mga bunga ng Espiritu eh. May bunga kasi kapag nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, indwelling ka through the Holy Spirit na iniwan niya sa atin, yun ngayon na siya sa pamuhay natin, even your tongue, yung pananalita natin. Yan yung lumalabas sa bibig natin. Peace, love, joy, and life. Nakakapagbigay buhay. Di ba, ang sarap, alam mo kapatid, pagkausap ko ito, parang nabubuhayan ako. Minsan kahit biro, di ba, ang sarap pakinggan. Kapag ikaw ang kausap ko, parang nabubuhayan ako. Buhay na buhay ako, alive na alive ako. Bakit? Kasi may banal na espiritu na nag-uudyok sa atin kung ano yung mga bibig kasi natin sa bibig natin. Hindi katulad yung kapag kakausap ko yung kapatid, eh, naku, parang akong namamatay. Baligtad. So letting your sinful nature control your mind, kamatayan ang puntahan mo dyan. Pero pagka ang banal na espiritu ang hinayaan natin mag-control sa ating isipan, sabi ni Paul, it leads to life and peace. Verse 7, for the sinful nature is always hostile to God. Hostile to God, ibig sabihin, wala tayo, hindi tayo kakampi ng Diyos. Galit lagi, ang nakapataw sa atin, wrath of God. Sabi ni Paul, sabi niya, it never did obey God's law. Ang mga taong namumuhay sa sinful nature, sa flesh, ang sabi niya, it will never obey the law and it will never, kahit kailan, hindi talaga masusunod ang kalooban ng Diyos. Eh, totoo naman talaga, nung araw tayo, di ba, ang sino ba nasusunod sa buhay natin? Kuminsan tayo rin hanggang ngayon eh. Kuminsan ang susunod sa sarili natin, tayo. Tayo nagde-decide. We don't even acknowledge God or yung nag-ano tayo sa Diyos. Nagsasabi tayo, Lord, ito yung gagawin ko. Yung gusto natin manguna lagi ang banal na Espiritu. But the same time, yung sarili natin ang gusto nating masunod lagi. Yan yung sinful nature natin eh. Kuminsan napakahirap kontrolin talaga yan. At sabi ni Paul, kapag ganoon tayo, kaaway tayo ng Diyos. Kahit kailan. Ang dami ko nakita po mga mananampalataya kapatid. Mga nawala sila. Yes, of course, may mga, yung sinasabi ko kanina, mainit na mainit siya sa paglilingkod. Ilang years siya naglingkod talaga. Pero nagkaroon siya ng trabaho na napakaganda, ang ganda ng offer, no? Hindi naman bawal yun, hindi masama yun, ha? Nung magkaroon siya ng magandang offer na opportunity to the work, to job niya, naging milyonaryo talaga, pero nalayo naman siya sa kalooban ng Panginoon. Alam niya, once na tayo nawala sa presensya ng Panginoon, wala tayong maasahan na protection, guidance, lahat po yan mawawala. Alam niyo, yung ending lang, wala rin. Wala rin siya naipon. Ang sabi niya, Pastor, parang ang ganda sana ng una kung pinagsama ko, kung pinagsabay ko, yung paglilingkod ko sa Panginoon. Pero yung mamimili ka, laging sinasabi, you don't have to choose. You have to choose and prioritize Jesus first. Si Panginoon, pero it doesn't mean na wag mo nang alilahanin yung mga trabaho mo. Hindi yun ang ibig sabihin. It's all about our priorities lang naman. Kung sinong dapat piliin natin, hindi dapat tayo namimili. Trabaho ko, pamilya ko, ang Diyos ba? Hindi dapat ganun. There is no choices when it comes to prioritize Jesus Christ. Kasi pag pinriority mo si Jesus Christ, yung lahat po ng pangangailangan nyo, ibibigay niya po, ipagkakaloob ninyo, pagkakaloob ng Panginoon sa ating lahat. Meron ba imposible sa Panginoon? Eh, ang yaman-yaman niya. Kung gusto mong yumaman, makukuha mo yun kay Kristo Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Di ba? Totoo naman yun, ha? Kaya ito sinasabi ni Paul sa verse 8, continuation. Sabi ni Paul, that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Kahit kailan, hindi natin mapiplease ang God. Alam niyo, sa oras na ito, tuwan-tuwa ang Lord sa atin kasi nagpuri tayo.
Right? Hindi ko naman sinasabi yung makawala rito, hindi sila mapalad. Mapalad din po sila. Mapalad din, mas mapalad tayo. Na tayo ay nandito sa gitna ng ganyang panahon. Purihin ang Diyos sa mga puso. Palakpakan nyo nga yung mga sarili nyo. Purihin ang Panginoon. Kasi yan yung sinasabi natin, yung discernin nyo, the Holy Spirit leads you. Yan ang nag-uudyok sa atin. Hindi mga sarili ninyo. Verse 9. Sabi rito, but you are not controlled by your sinful nature. Ito na yung sinasabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Roma. Ngayon, hindi na kayo kontrolado ng flesh ninyo, ng laman ninyo. Eh, paano? You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Kasi lagi ko sinasabi, ang banal na Espiritu, nang tinanggap natin si Jesus Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pwede rin po siya maging visitor lang. Visitor as in, di ba pag tumanggap ka ng bisita sa bahay, pasok ka, kaibigan, pasok ka, kapatid, right? Maupo ka sa sala, paghahain kita sa kusina. Pero hindi mo pwedeng pasukin basta-basta yung kwarto ko, di ba? Yung CR ko, pwede mong gamitin. Pero may mga room sa bahay ko na hindi mo basta-basta pwedeng pasukin. And you are visitor. Now, sa banal na Espiritu, ganun din ang pwede natin gawin. Kung talaga tinanggap natin si Panginoong Jesucristo, He is not just only a visitor, but a resident ng bahay natin, ng buhay natin. Lord, you have all the power, you have all the control to open all the doors in my life. O diba? Pagdating sa love life, Lord, yung love life, akin muna. May ganun ba? Tinanggap natin si Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, and remember, sabi ni Paul, and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them, do not belong to Christ at all. Kaya napaka-sabi ni Paul, tama nga naman. Papaghariin natin lagi ang pagkilos ng banal na Espiritu as long as you can, mga kapatid. Kasi yun ang dinuudyok sa atin ng Panginoon. So verse 10, and Christ lives within you, so even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. Kahit na itong flesh natin mamatay, but we are living in the Holy Spirit, mabubulok naman talaga ito eh. Ang importante, yung ating espiritu na pupunta, babalik doon sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, because you have been made right with God. Ipinagkasundo tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. That's why yung wrath of God, yung puot, galit ng Diyos, wala na sa atin yun. Ang nasa atin ngayon, reconciliation of love. You know, reconciliation of love, yan lang naman talaga ang magiging ano eh, yung ugat. Yung nakagitna sa atin, love. Kundi tayo mahal ng Diyos. Ba, pabayaan niya na tayo. Lahat tayo, kapahamakan ang punta natin. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, siya mismo ang gumawa ng paraan para yung kanyang sariling bugtong na anak mamatay, magsakripisyo para sa ating kabayaran ng kasalanan, mas minabuti niya because of His unconditional love. So verse 11, continuation. Sabi ni Paul, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living in you. Yung sinasabi dito, kung sino ang bumuhay kay Kristo Jesus, who raised kay Jesus Christ, di ba ang Diyos Ama? The same God that will raise up. Ngayon, sinasabi ni Paul dito, hindi lang yung literal na kamatayan. Ang taong walang relasyon sa Panginoon, itinuturing na patay sa Espiritu ng Diyos. Right? Ganyan tayo noon, patay tayo sa Espiritu. Kaya noon nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus, nabuhay tayong muli sa pamamagitan din ng Espiritu. At yung bumuhay ng Espiritu natin, yung Diyos Ama na nabumuhay din kay Kristo Jesus. Kaya tayo, we have the same Spirit. Namumuhay tayo ngayon, yung nanditong Espiritu, yung gamit natin yon hindi na po atin ito. It was the living of the Holy Spirit through Christ. Kaya sabi, di ba, templo ang katawan natin, templo ito, tapos kung ano lang natin ang katawan natin, ganun-ganun na lang. Kung templo ito ng Diyos, dapat isa itong malinis. Tayo mismo, may disiplina tayo sa katawan na ito na tinatahan ng ating espiritu because the Spirit of God itself lives in us, dwell in us, within us. Lahat yun, andi dito sa atin, isa. Kaya nga pag tinignan mo, bakit ko aabusuhin yung katawan ko? Ba't kung ano-ano ipapasok ko rito sa katawan ko kung ito ay templo ng Diyos? Lahat yan marirealize natin kasi alam natin na ang Diyos ang gumawa ng paraan ng lahat. Wala pong iba. So verse 12. Therefore, ito ngayon yung conclusion ni Paul. Therefore, dear brothers and sisters, ang sabi niya, you have no obligation to do what your sinful natures urges you to do. Parang wala tayong obligasyon ngayon na gumawa ng kasalanan. Ang sinasabi niya, wala ka na eh, nilinis ka na eh.
So nananahan ng Espiritu ng Diyos. Kung Espiritu ng Diyos ang nananahan sa iyo, wala kang obligasyon na gumawa ng kasalanan, gumawa ng mali. Eh paano yun? Nagkakamali nga ako, pastor eh. Ayan. Ang sabi ko kanina, inaalaw kasi natin, whenever we don't allow yung si Satan, idayain tayo, i-deceive niya tayo, walang mangyayaring kasalanan sa atin. Right? Tingnan niyo lahat ng effort nasa atin din talaga para magkasala tayo. Hindi kay Satan, wala po kay Satan. Ang paggawa ng kasalanan, nasa iyo, nasa akin yan. If you allow, binigyan natin ng permiso si Satan. Dinadaya lang niya tayo. Eh. Hindi natin, eh kasi siya eh. Sabi ni Eva, di ba? Kasi siya eh, binigay mo sa akin eh. Tinuro. Hindi po. Ikaw. Nasa ating sarili. So sabi ni Paul, wala kang obligasyon kapatid na gumawa ng kasalanan. For that simple nature, ang in-urge lagi niyan, yung maling gagawin mo lang. Wala siyang mabuting idudulot sa iyo. Unlike the Holy Spirit, kabaligtaran. Pneuma or yung sinasabi kanina in flesh. Verse 13, for if you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Spirit, the Holy Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. Now, kung lagi dinidikta ng isip natin, sabi ni Paul, ay gumawa ng masama, papunta talaga sa kamatayan. But through the power of the Holy Spirit, ito yung maganda, through the power of the Holy Spirit, pagka pinananahan natin, pinananagumpay natin yung gusto ng banal na Espiritu, yung sinful nature, ganyan, sinful nature, ito yung banal na Espiritu. Ang sabi ni Paul, but if you put, or through the power of the Holy Spirit, pack, the Holy Spirit, nasa ilalim mo yun ang ano, yung natin, yung sinful nature natin, namamatay po yun. Kapag ka namatay, kailangan kasi iba matay eh. Mamamatay yung desire natin into a sinful nature, yung flesh natin, kailangan mamatay yan. Paano mamatay yan? Sa pamamagitan ng pagbuhay ng banal na Espiritu, papaghariin natin ang banal na Espiritu. Otherwise, itong sinful nature natin, hindi mawawala yan, nandyan pa rin yan eh. Kita nyo sa panahon natin yan. Di ba ang dali naman gumawa ng masama? Kahit mamaya, paglabas natin yan, pwede kang gumawa ng masama eh. In a twinkle of eye lang naman talaga, pwede kang bumalik sa old nature niyo. Pwede ako si dating runny boy. Ako yung runny boy eh, pero ngayon iba na oh. Tinubos ka na ng Panginoon, di ba? Iba na. Hindi ka. Kaya pag nakita mo yung sarili, uy, hindi na pala ako yung dati. Pero bakit bumabalik tayo din sa dati? Sa isang iglap lang. Sa jeep lang siguro, pag sumakay ka ng jeep eh, ang sakit ng ingurun mo. Pag may sumakay na mabigat ang paa, di ba natapakan ka? Ewan ko lang kung di ka magalit. Magaya yung ingurun mo, natapakan, di ba? Baka murahin mo pa yung nakatapak sa iyo eh, sa sakit eh. Yun yung ikaw yung dati. But the sinful nature, ang sabi rito, wala na ito, namatay na yon ngayon. So pag namatay yon, may panibagong na buhay, which is the Holy Spirit sa buhay natin. And sabi rito, you will live, mabubuhay ka, wala ka na sa kamatayan. Verse 14, for all who led by the Spirit of God are children of God. Ito yung sinasabi ko kanina, paano tayo naging anak ng Diyos? At diba pagka ang tatay natin, magulang natin, kung ano yung iniutos nila sa atin na gawin natin at ginagawa natin, tunay kang anak ng magulang mo. Subukan masawain. Di ba magagalit? Ganon din po tayo. Tayo mga pinananahanan, pinangungunahan ng banal na Espiritu, lahat po tayo, sumusunod sa Kanya, we are children of God. Kaya tayo naging anak ng Diyos kasi sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Hindi natin siya sinusuway. Palakpakan natin si Lord. Mga kabataan ha, mga bata pa kayo. Subukan nyo lang sumunod sa mga magulang ninyo. Tinan nyo, bubuti ang buhay ninyo. Subukan nyo lang. Sundin ang mga magulang. Huwag kayo sumuhay sa mga gusto ng magulang ninyo. Sawayaan nyo lang sila. Now, pagka nasa hustong edad na kayo, pwede na kayo mag-decide sa sarili nyo. Then, sabihin sa magulang ninyo yung mga gusto ninyo. Pero habang kayo nasa puder ng mga magulang nyo, underage kayo, sumunod kayo sa mga magulang ninyo. Bubuti ang buhay ninyo, mga anak. Sa verse 15, di ba kuminsan nga, matandaan na eh. Matanda na yung anak, may asawa na, nagka-anak na, ayaw pa rin sumunod sa ano. Pero pag sumunod sa magulang, di ba, sa gusto ng kalooban ng magulang, bumubuti pa rin eh. Kaya mag-aapo ha, mga apo rin, ganun. So 15 verse, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Ito yung sinasabi, hindi tayo tumanggap ng espiritu para matakot o takutin tayo, dayain tayo ng espiritu ng kadiliman. Sabi niya, instead, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Bakit? Diba? Sa pamamagitan lang lahat ni Kristo Jesus. That's why naging children of God tayong lahat. Sabi niya, ngayon, now we call Him Abba Father.
Tingnan nyo, nagkaroon tayo ng nakarapatan. Yun yung maganda, sinasabi ni Paul. And even John, the beloved, yung sabi niya, di ba? Ang sino mang tumanggap, kumilala kay Kristo Jesus, binigyan ng karapatan, maging anak ng Diyos. Ito si Paul, sinasabi niya, na-adapt tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. That's why we became the children of God. At kaya tayo nakakatawag ngayon ng ama-ama ko. Dati wala tayong ganong privilege, pero nagkaroon tayo. Verse 16, for His Spirit, kanino yung Espiritu? Kay Kristo Jesus na ibinigay sa atin. Joins with our Spirit to affirm that we are God's children. Pagka ginagawa natin, kalooban ng Lord. Walang duda po. Ang sabi ni Lord, di ba, sa 13 ng John, sabi niya, if you love one another, the world will know that you are my disciples. Love. Yun lang naman eh. Yung Espiritu ng Diyos kasi love. Kung yan ang nagjo-join sa atin, sa Espiritu na dating luma at Espiritu ng Diyos, ang sabi rito, totoo nga na anak ka ng Diyos. Maibigin ka ba? Mapagmahal ka ba? Mapagpatawad ka ba? Maunawain ka ba? Mapagbigay ka pa? Ang daming mga bagay na pwede natin makuha dito. Yung Espiritu ng Diyos, yan yung kalooban niya. Hindi yung dating katulad natin, na kapag gusto mong tumulong, titingnan mo muna yung tutulungan mo, hindi ko dapat tulungan yan. Eh ngayon, wala kang pinipili sa mga taong gusto mong tulungan kasi nag-uudyok sa'yo yung banal na Espiritu pag may nakita ka nga lang sa labas, di ba? Pag may nakita ka, hindi mo naman kaano-ano, gusto ng puso mo, tulungan ko to, bigyan ko to, nung pwedeng bigay ko. That is the Spirit of the Lord. Yung Holy Spirit na nasa atin. Sa ministry, walang mga pataasan. Walang mga ano dyan, ako magaling, pag wala ako, hindi natutugtog yung mga yan. Pagka wala ako, hindi nakakanta yan. Pagka wala ako, ang daming ganun eh. Performance lang po yun. Alam niyo tayo, pag naglilingkod kay Lord, lahat tayo alipin. We serve the living God. We serve a just and faithful God. Ang pinaglilingkuran natin, tapat na Diyos. Kahit hindi tayo tapat, kahit marami tayong mga ego, marami tayong mga pride, tapat pa rin ang Panginoong Jesucristo. Hindi tayo pababayaan yan. Amen po. Palakpakan natin si Jesus. Hindi siya nagtatangi, yun ang maganda. Kapag nakuha natin yung meaning ng Holy Spirit sa buhay natin, di ba ang ganda naman, kung lahat tayo rito pinananahanan, pinangungunahan ng banal na Espiritu, aba, walang rason para hindi tayo magbigaya, magmahalan lahat. At kapag labas natin ang bulwagan na ito, di ba, yung mga taong hindi kaibig-ibig sa labas, namamahal mo. Yun ang Jesusness eh, hindi maintindihan ng tao. Ito ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Roma. 17, and since we are His children, ngayon anak ka na ng Diyos, sabi ni Paul, ang sabi niya, we are His heirs. Ako, ang ganda. Hindi ka lang pala naging adopted child o naging anak ka ng Lord ni Jesus. Right? Anong sabi ni Paul? Tagapagmana tayong lahat. So kung ano meron si Jesus Christ, lahat tayo meron nun. The same, parehas lang po. Kita niyo yung privilege natin? Sabi ni Paul, tagapagmana kayo. Sa katotohanan nga, in fact, sabi niya, in fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. Another thing, hindi ka lang takapagmana kung ano meron si Kristo Jesus, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos, yung God's glory. Kung paano itinaas si Kristo Jesus ng Diyos Ama, ganon din po tayo itatas. Kaya pala may mga sinasabi sa Bible, di ba? Ang pagharap mo kay Kristo Jesus, di ba sabi, well done, my faithful servant. Meron tayong gloria din. Meron nakaabang sa atin doon. But if we are to share His glory, eto yung maganda, we must also share His suffering. Ang daming mga mananampalataya, ang gusto lang nila yung buhay na kaaya-aya, kasigla-sigla, abundant life. Pero ang nating kalilimutan, sabi ni Paul, we must also share His suffering. Nag-suffer po ang Panginoon sa Kristo. Kaya huwag tayo magdadrama-drama sa buhay natin kapag may suffering tayo. Ang sabi nito, meron kang hears, may tagapagmana ka sa glory ng Panginoon, nandoon ka rin, pero sa suffering, kailangan mo rin, kapatid. Nakapag kami suffering tayo, mas lalo nga tayo dapat mag-ignite eh. Mas lalo tayo mag-fellowship. Kasi yun ang kailangan natin. Tingnan niyo yung mga mananampalataya na walang fellowship. Napakahina. Why? Because nabubukod-tangi sila, nahihiwalay sila sa fellowship ng karamihan. Sa animal planet, sino yung tinatarget ng mga tiger ng leon? Di ba yung mahihina? Yung tinitingnan nila na mahinang tumakbo, mabagal, antukin, yan ang target ni Satan talaga eh. Pero nasa loob ng kawan. Sa atin, ganun din. Tayo ang target ni Satan. Ang hahanapin ni Satan sa atin, yung mga babagal-bagal, mahina-hina, o laging mapag-isa. Kasi pag nasa kawan ka, buo ang fellowship, mahihirapan makapenetrate po si Satan. That's why, sabi rito ni Paul, we must also share His suffering.
may suffering talaga na dadanasin din tayo. Now, sa Romans chapter 8, pagka kinonclude natin, si Paul, ang sabi niya, in Romans 8, 18 to 27, bukas ito hanggang 27, inelaborate dito ni Paul, our sharing with suffering in Christ. Right? Pero huwag ka mag-alala, ang sabi ni Paul, the future glory that will be revealed through the help of the Spirit. Hindi lang naman suffering eh. Kasama lang sa buhay natin, mananampalataya ni Kristo, yung suffering. Along the way, ng journey natin, ng faith natin kay Christ, may suffering talaga. Huwag kang matakot, kapatid. If you are led by the Holy Spirit, yun yung maganda. Kita nyo, kahit may mga trials tayo sa buhay, di ba? Bakit na-overcome natin? Because of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit within us, dwell in us, yung nandito, yung residente na nandito sa buhay natin, sa puso natin. Otherwise, sabi ko kanina, kapag ginawang visitors lang natin sa buhay natin, ang Holy Spirit, yun yung mangyayari sa atin. May mga portion o kwarto sa puso mo, kapatid, na ayaw mong pabuksang pilit sa Panginoon. And Lord naman, hindi naman niya pakikialaman yan eh. Kaya nga sabi niya, nakatayo ko sa pintuan ng buhay mo, kumakatok, ang sino mang magbukas. Nakita niyo sa Revelation, nakatayo lang siya. Pag nasa loob na siya ng buhay mo, ganun din kapatid, unless bubuksan mo lahat ng kwarto. Lahat ng aspeto ng buhay mo, i-open mo sa kanya. Lord, you can control of my life. Kayo ang mag-control sa buhay ko. And then, hindi imposible para pakialaman ng Lord ang lahat ng aspeto ng buhay. Lord, sabihin ni Lord siya, anak, dito ka mahina sa pag-ibig. Anak, dito ka mahina sa financial. Anak, dito ka mahina sa sakit. So lahat po yun aayusin ni Lord. If you allow Jesus, ang sabi ni Paul, oh, and future glory that will be revealed through the help of the Spirit. Ang Espiritu po ng Diyos, ang siyang naguhudyok sa atin. Actually, hindi naman tayo talaga marunong manalangin eh. Alam niyo yung mahabang manalangin, kala niyo pinapakinggan kayo ng Lord. Dito, yung Spirit-led, yung sinasabi, through the Holy Spirit, nananalangin ka, kahit maikli, naririnig ng Diyos. Because the Holy Spirit of God itself ang nag-uusap. Hindi po tayo. Kasi pag tayo lang, marami tayong mga list of prayers. Ginagawa nating parang nagsishopping ka sa mga panalangin mo. But here, sa Romans chapter 8 hanggang 18 to 27, the next verse, in Romans 8:28, ang sinabi niya, Paul concluded in celebration that those who belong to Christ are secured in the love of God. May assurance tayo mga kapatid, ito yung maganda. May assurance tayo. Sino bang may ayaw ng assurance? Di ba tayong lahat? Merong gusto natin, may assurance, may katiyakan tayo. Anong katiyakan na meron tayo? Yung pag-ibig ng Diyos. That we can celebrate, sabi doon. Pwede tayong mag-celebrate. Sa oras ito, pwede tayong mag-celebrate. Kasi nga, dito natin nakita kay Paul. You know yung 28 ng Roma, di ba? Familiar verse tayo dito, di ba? All things work together for good, for those who love God, who called according to His own purpose. Eh kung minsan ayaw yung verse na yan eh. Kasi mahirap nga eh. All things, lahat ng bagay. Mahirap man, madali, mayaman, lahat yan. All things work together for good. Ibig sabihin, kahit nagsasuffer tayo, alam natin na sinabi ni Paul sa kanyang katuruan sa mga taga-Roma, dadanas tayo ng suffering. At habang dumadanas tayo ng suffering, dun mas nahayag ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Lord. Now, pag tininat, di ba sa chapter 8 din sinasabi niya, who will condemn you? Sinong lalaban sa atin kung ang Diyos ay panig sa atin? Yan yung chapter 8 ng Roma. Sa Romans, next verse. Inumpisahan niya sa chapter 8, verse 1, anong sabi niya? There is no more condemnation. Tinapos niya sa huli, there is no separation for those who are in Christ. Ngayon kapatid, tanongin mo sarili mo, kay Kristo ba talaga ako? Nandito ka, kapatid. Walang condemnation, walang separation sa presensya ng Diyos, forever makakasama natin ang Panginoon. And even in this world, ngayon pa lang, kapiling na natin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu that dwell in us. Yun yung maganda. We are indwelling in the power of the Holy Spirit. Kaya walang condemnation at walang separation. That is the assurance. So ngayon, ang tanong ko kanina, paano nga ba na ipapanalo natin yung tug of war natin, yung battle natin, each one of us. Paano natin mapapanagumpay ngayon yan? How do you win over this tug of war within us? May sagot. Yung kanina rin, eto. The battle over indwelling sin is only won, overcome,
by indwelling in the Holy Spirit. Otherwise, hindi tayo makakapanagumpay, mga kapatid. So, papaghariin natin ang banal na Espiritu. Kapag ang banal na Espiritu ang pinapaghari natin sa buhay natin, wala pong imposible, mananagumpay tayong lahat. Kung pinanagumpayan na ni Kristo Jesus ang lahat ng bagay para sa atin, ano pa yung mga bagay na hindi natin kayang pananagumpayan kung ang banal na Espiritu ang paghahariin natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Spirit-led life, mamimili ka lang, my sinful nature or the Holy Spirit led in my life. You choose, mga kapatid. Iiwan ko sa inyo ang tanong na yan. Kayo ang mamimili. You have the guts para piliin kung ano yung gusto niyong mangyari sa buhay niyo. Tayo pong lahat ay yumuko. Father, we thank you again and again. Salamat po sa panibagong kaalaman, pagtuturo sa pamamagitan ni Paul. At nawa, Panginoon, tumimo sa mga puso at isipan namin kung ano yung mga bagay na pwedeng-pwede po namin makamit at pwedeng-pwede po namin maisapamuhay. So that we will be continue, Lord, na maibahagi ka namin the good news about Jesus Christ. Yung indwelling in the Holy Spirit, magmuna ka lagi sa amin in our decision making, sa aming mga pathway, Panginoon, direction. Alam namin, itatama mo kami kapag kami ay nagtiwala sa inyo. Kaya maraming salamat sa oras nito. Pinupuri ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ngayon po ay tutungo po tayo sa pagbibigay po ng ating kaloob. At tayo po ay manalangin sa ating po mga kaloob. Aming Amang Diyos na dakila at makapangyarihan, salamat po Panginoon sa patuloy na biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Aming Ama, muli ibabalik po namin sa inyo ang mga kaloob na ito na taos sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa mga pinibigay ninyong aming source ng income, ang aming po hanap buhay, ang aming po mga pinagkakitaan, Panginoon. Nawa ito nga po ay gamitin namin, Panginoon, sa inyo pong basahan sa ministering ito. Sa iyo kalalawak, Panginoon, ikalalawig, Panginoon, ng ministering ito ng Day by Day San Pedro. Maraming maraming salamat, O Diyos, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Katatapos na mensahe na ating pong napakinggan na hinatid sa atin po ng ating pastor ay pinamagatang Spirit-led Life, buhay na pinangunahan ng Espiritu. Aming Ama, pinapanalangin po namin, O Diyos, na muli bigyan niyo po ng kalakasan, karunungan, Panginoon, ang inyo pong binibigay ng mga mensahe sa pangunguna ng inyo pong ginagamit bilang daluyan ng inyong pag-aaral, Panginoon, ng inyong salita. Pinapanalangin po namin, tinataas namin sa inyo ang aming po mga pastor na ginagamit ninyo sa pag-aaral ng inyong pong salita. Maraming salamat po muli sa kanilang buhay at sa po na kanilang po mga pamilya. Salamat muli, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tutungo sa mga announcement po natin. Mga kapatid, kung kayo po ay available every Wednesday at 7:30 p.m., everybody's worship po. Dito po tayo magkita-kita tuwing Miyerkules at 7:30.
Sa mga nais magbukas ng sambahay, maaari po tayo makipag-ugnayan kay Pastor Ronnie Diaz. Day by day, San Pedro 30th anniversary on June 23. Malapit na po. Dahil next week, Hunyo na po tayo. Kaya abangan po ninyo ang ating pong celebration ng ating pong 30th taon ng ating pong anibersaryo na gaganapin sa Pasita Astrodome. At men's fellowship na gagawin po sa June 9 after po ng second service. Kaya panawagan po sa lahat ng mga kalalakihan, magkita-kita po tayo sa June 9 after ng ating pong second service. Meron po tayong first timer. Kung meron pong sa unang pagkakataon, ay nakasama po natin sa bulwagang ito. Maaari po tumayo. Wala. Ayan, sige. Wala po. So, wala na po tayong additional announcement. Sige po, tawagin ko na po si Pastor para po sa ating closing prayer. Minsan pa nga po natin palakpakan ng Panginoon. Alam niyo, yung ulan, blessing sa atin yan. Dapat pinagpapasalamat siyang ulan. Di ba, nung mainit ang panahon, pray tayo ng pray, umulan naman. Ngayon, pinaulan tayo, ayaw naman natin na maulan. Gusto natin mainit. Ano ba talaga ang gusto ng tao? Pero dapat pinagpapasalamat siya na yung ulan. We have to thank tayo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sa buong buhay namin. And through the Holy Spirit, turuan nyo kami at patuloy na paalalahanan. Paano po nyo kami pangunahan at higit sa lahat? Isuko namin sa inyong lahat. Lord, be with our King in the throne of our hearts. Kayo po ang magpatuloy na maging hari ng puso namin, ang buhay namin. Upang sa ganon, Panginoon, ang direksyon ng journey of faith namin ay may patutunguhan po, patungkol po sa inyong kalooban, sa inyong unconditional love. Dalangin ko po ang aking mga kapatid na nasa banig ng karamdaman sa mga sandaling ito, may mga sakit, may mga disease, may mga ubo, may mga sipon. In the mighty name of Jesus and by your holy blood, dalangin ko po na hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. For those brothers and sisters, may mga hanap buhay, ang dalangin ko po, i-bless mo ang kanilang mga employers, i-bless mo yung kanilang mga gawaan ng kamay, wisdom coming from you, and even their children, yung mga anak namin, Panginoon, nag-aaral, nag-hanap buhay. I pray the double anointing protection para sa kanila. At kung paano mo kami iniingatan, ganun din po. Ipagkaloob mo po sa bawat isa ang pag-iingat na galing po sa inyong mapagpalang kamay. I pray in the mighty name of Jesus, Lord, sa mga kapatiran, that they will travel, O God, saan man dako sila pupunta. Patuloy anointing ng protection and traveling mercy sa bawat isa. Ganon din po sa amin sa paglabas namin ng bulwagang ito, Lord. I pray that the Holy Spirit lead us, guide us, Lord, to a greater knowledge of who is the Holy Spirit sa mga buhay namin. Kaya tanggapin ninyo, mga kapatid, ang bendisyon na galing sa Panginoon Ama na ang kanyang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan na ipinagkaloob sa ating Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas
Humayo muli kayo. Kapisan ng banal na espiritu, ang kaaliwan, kagalakan, bitbitin ninyo mga kapatid sa isang linggo muli. Ito po yung samot, dalangin namin, punong-puno at puspos ng pag-asa sa tulong ng banal na espiritu at sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Day by day.